Welcome na welcome po ang bawat isa. At sa mga nanonood sa ating online, you are so welcome here. Napakaganda talaga kapag nagtitipon tayo upang purihin ang Diyos. Quick fact lang po, quick check. Ang Diyos, ang ating Diyos na si Jesus Christ, may isa siyang magandang specialty. Alam niyo specialty ng ating Diyos? Gumawa ng himala. Basic sa Lord ang gumawa ng himala. Unang-una yung katabi mo, nandito himala yan. Tunay. Yung katabi mo, nandito uli, himala yan. Yung katabi mong umalis na sa church, nandito himala yan. Yung katabi mong nagtampo sa iyo, tapos sa pastor na galit, nandito uli, himala yan. Yan. Mabuti, kaya napakabuti ng Diyos. Ang buong J1 Church sa buong mundo ngayon ay we are gonna talk about miracles. We're gonna talk about signs, wonders, and miracles. At tayo po dito sa J1 Mataas sa Kahoy ay hindi exempted sa mga himala na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sino gusto ng himala sa buhay niya? Palakpakan mo naman ng Lord kung naniniwala ka sa himala. So kaya ang theme natin for April and hopefully hanggang May to, ay Miracle Working Father. Sabi niyo nga, Miracle Working Father. Isang Diyos Ama na magaling gumawa ng himala. Sinong gusto makatanggap ng himala sa kanyang buhay? Amen. Yung gusto makatanggap ng himala, tumayo ngayong oras na ito. And let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me. Anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And declare mo to with conviction, with paniniwala kung sino ka. Our 10 JA1 culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Yan. Muli pa, palakpakan naman natin ang ating Diyos Ama. Pwede na tayong umupo. Yan. RG, anong ibig sabihin ng I am not extreme? Hindi alam. Sino nakakaalam ibig sabihin ng number 10? Hindi ako extreme. O, tanyo. Ibig sabihin po nun, hindi ako abusado sa kabaitan ng Diyos. Na hindi porket patatawarin naman ako ng Diyos, mabait naman si Lord, naunawaan naman ni Pastor, ay abusuhin ko na. Yun ang ibig sabihin ng I am not extreme. Tingnan mo ako katabi mo, kung extreme ba yan? Naku. So, pinag-uusapan natin ang miracles. Alam nyo ba, bilang Kristiyano, normal na dapat or ang tao nahinga. Tama. Sino ditong nahinga? Taas ang kamay. Sino dito mabahong hininga? Given na daw. Pag daw, ang milagro sa Kristiyano ay paghinga sa tao. Common na daw na kapag ikaw ay Kristiyano, may milagro laging nangyayari sa buhay mo. At isang gift po ng ating JA1 Church ay ang inner healing and deliverance. So yearly po may krusadang nangyayari. So bata pa lamang ako, sanay na ako sa krusada. Diba? Bata pa lamang po ako, sanay na ako makakita ng pilay, nakakalakad. Nakakita na po ako ng dinala sa church, yung may catheter na yung dahil dinadialysis na, pero gumaling. Amen? Nung gumaling, yung alam yung may catheter, tapos yung may doon na naihi. Yun, pinagaling ng Lord. Tapos yung gumaling, yay! Magaling na ako! Walang nakagets, ako lang.
At sanay na din po ako na makakita na kapag mga lingkod ng Lord, sino mga lingkod ng Lord? Lahat tayo. Lahat tayo ay may karapatan. Sanay na ako. Kapag nakakita ang pinatungan ng kamay, bigla na lang tutumba yung tao. Bata pa ako, nakakita na ako ilang beses. Pinatungan ng kamay, tumumba, tapos biglang nagwala. Biglang nagsuka. Pinatungan ng kamay, biglang gumaling. Ilang beses na ako nakakita, pinatungan ng kamay, gumanon lang. Meron ako nakikita, pinatungan ng kamay, biglang, nag-iyak na, nagwawala na, nilinis na ang sahig, lumangoy na sa sahig. At nung napaka-extreme, nung bata ako, ilang beses na ako nakakita na pinatungan ng kamay, gumapang sa kisame. Nakakita na ako na simpleng magpagpe-pray mo lang yung taong yon, kasi siya ay mag-a-abroad. Prayer of protection. Noong pinagpe-pray, biglang nagwala, nagpula ang mata at hubaba ang dila. Napaka-common na may ginagawang kakaiba ang Diyos sa buhay natin. Tingnan mo nga dila ng katabi mo. Baka humaba yan maya-maya. Handa ka na ba? Pag humaba ang dila. Handa ka na ba pag yung iyang katabi mo'y gumapang sa kisame bigla? Yan. Handa na. Alam niyo po, hindi lang naman mga ganong milagro ang pwedeng gawin. Ang nakita ko, ang dami ko na nakitang marriages o yung mga mag-aasawa na talagang wala ng pag-asa, ay pero nagkaayos pa. Example po, magulang ko. Meron na po kami na-counsel talagang may infidelity. Alam niyo yung sabihin ng infidelity? May asawa na pero yung iba ay nagkaroon ng karelasyon. Talagang maghihiwalay na. Talagang ano na. Nagkasakita na, pero ngayon, good as ever. Milagro, maghihiwalay na pero nagkaayos pa. Amen. At itong pinaka-common na milagro nakikita ko, na from rags to riches, from poverty to riches, galing sa kahirapan, naging sobrang yaman. Dati naglalakad lang sa church, walang may pamasahe, pero ngayon, ang laki ng negosyo, ang laki ng bahay, ang gaganda ng sasakyan. Himala. Miracle. Amen. Kukunti ang nag-i-amen. So, common na yun sa JA1 people na dati wala ka, pero biglang yumaman ka. And that is a miracle. Kanino yun? Ulitin ko, kanino yun? Nakita na ako iba't ibang milagro na years nag-aantay, pero boom, biglang naayos ang buhay. Pag nakakita tayo ng ganun, ay wow! Ganda, no? Amen! Anyways, alam niyo, pag dumating kayo sa point ng perspective ko na normal na makakita ng miracle, ay, wow, pilay, nakalakad. Anyways, ano nga ang ulam natin mamaya? Alam niyo, yung common na sa akin yung miracle na parang, ah, okay, wow, bulag nakakita. Aswang naging tao. Hindi, tunay po. Marami na kami nakitang, ano, pwede ba tumayo si Anthony bilang Jello? Dati pong drug addict. Hindi, tunay po ito. Dating drug addict. Ngayon, addict. Kay Sheila. Yeah. Ah, naka-live ba tayo? Kita ni Steph? Ay, grabe. Iba't ibang milagro. Hindi lamang yung mga sa paggaling, kundi yung pagbabago ng buhay. Na dating wala, naging nagkameron. Hindi natin tuong ma-appreciate o hindi tayo tuong mamamangha sa isang milagro hanggang ito'y mangyari sa buhay mo. Amen. Kaya dapat ang milagro ay dapat muna mangyari sa buhay mo. At alam niyo po, ang pinaka main ingredient, base sa pag-aaral ko po sa Biblia, ang main ingredient para magkaroon ng milagro ay ito, desperation. Sabihin niyo nga, desperation. Tanungin mo katabi mo, desperado ka ba na may gawin ang Diyos sa buhay mo? Dito makikita talaga ngayong umagang ito kung sino ang desperado.
Ang title po ng ating i-share pag-uusapan ngayon ay Desperate Faith, Perfect Miracles. Desperadong pananampalataya magre-resulta sa perfect miracles. Don't forget 2023, our seventh year is the year of perfect. Anong year of the tiger? Perfect. It's a perfect year. At alam ko may perfect miracles with S ang Diyos na nakalaan sa buhay mo. Amen. Pumalakpa ka, naniniwala. And I believe this is the season of miracles para matanggap mo na yung mga matatagal nang hinihiling mo sa Lord. Amen. Pumalakpak naman sa Lord. Okay, let's close our eyes and bow down our heads. Let's pray. Abba, Father, with the power of the Holy Spirit, we believe you are here with us. You are here with us sa mga nanonood. You are here with us dito sa church. Lord, let there be miracles upon our lives. Baguhin mo muna kami, baguhin mo aming puso, maging milagro ito. And Lord, marami po Panginoon ang uuwi na may matatanggap na good news, matatanggap na miracles galing sa kapangyarihan mo. Tulungan mo kami maging desperado sa mga milagro. Salamat po. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Lord. Desperate faith. Meron ako i-share na tatlong pananaw o tatlong point of view ng desperate faith. Number one, desperate faith of the people around. O yung pananampalataya ng mga taong nakapalibot sa iyo. May isang story sa Bible, handa nyo na yung video, may isang story sa Bible na may isang paralitiko. Sabi nyo nga paralitiko. Ibig sabihin, pilay, hindi makalakad. Pause muna, pause. Yan. May isang, itong story nito na pineplay na hindi mo na i-pause. Yan. Ano ba yan? Hindi nyo pinractice. Dahil si Jesus nag-preach sa loob ng isang bahay. Ngayon, sa sobrang daming nakikinig, may paralitiko na gustong makatanggap ng kagalingan. Ay ngayon, ang problema, ang daming tao, siksikan, maliit lang yung bahay. Anong ginawa, ay meron siya mga kaibigan. Anong ginawa ng mga kaibigan ng paralitiko? Umakyat, dahil sa sobrang daming tao, hindi nila madala kay Jesus yung pilay, umakyat sila sa bubong ng bahay at binutas yung bubong para ibaba yung paralitiko. Pwede nyo nang i-play. Yeah. You did to the leper on the road this morning. My friend has been paralyzed since childhood. He has no hope but you. Please, do for him what you did for the leper. You are willing, Rabbi. I know you can do this. Down. You! By whose authority do you teach? Answer me! If you are willing, Rabbi. Answer me. You know you can. If you are willing, Rabbi. Hey, I'm talking to you! By whom do you teach? Certainly not the authority of any rabbi from Nazareth. Where did you study? Your faith is beautiful. Son, take heart. Your sins are forgiven. I saw what you did to the leper on the road this morning. My friend. Okay. Pinagaling ng Lord yung paralitiko. Sinabi ni Jesus, anak, ang mga kasalanan mo'y pinatawad na, tumayo ka at maglakad. Yung nakatali lang siya, na ibaba sa bubong, biglang tumayo at nakalakad. Palakpakan naman natin ang ginawang milagro ni Jesus. Pero alam niyo yung nabasa ko doon. May sinabi si Jesus doon kay Rima, yun ang pangalan doon sa series na yun na The Chosen. I recommend panoorin nyo. Huwag na kayo manood masyado ng mga K-drama, mga Netflix The Chosen ang panoorin nyo. Ang nakita ni Jesus ay hindi yung pananampalataya nung pilay. Kaninong pananampalataya ang nakita ni Jesus? Kay Rema, doon sa mga kaibigan. At sinabi ni Jesus kay Rema, your faith is beautiful. Sabi nga din doon sa Mark 2 verse 5, ito yung story.
Babasahin ko. Sabi dun sa Mark 2 verse 5, when Jesus saw their faith, He saw to the paralytic, son, your sins are forgiven. Kaninong pananampalataya ang nakita ni Jesus? Dun sa paralitiko o dun sa mga kaibigan? Ulitin ko, kaninong pananampalataya ang nakita ni Jesus? Sa paralitiko o dun sa mga kaibigan? Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga kaibigan. Kaya ang pinagaling ay yung paralitiko. Minsan mga kapatid, kailangang ikaw ang magkaroon ng desperadong pananampalataya para sa pamilya mo. Ikaw ang magkaroon ng pananampalataya para magkaroon ng pagbabago at milagro sa pamilya mo. Kung matagal nang alipin ng poverty, ng kahirapan ng ang pamilya mo, dapat sa iyo magsimula yung desperadong pananampalataya. Huwag mong antayin mabago ang ama mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang pinsan mo. Ikaw muna ang mabago, ikaw muna magkaroon ng desperadong pananampalataya para ibaba ng Diyos yung matinding milagro. Amen. At ikaw din ang maging desperado sa kaibigan mo. Kung gusto mong maisama sa church, maging desperate ka. Ipanalangin mo ng matindi. Gumastos ka, ilibre mo para maisama mo sa church. Hindi yung i-invite ko si friend. Kay friend, sama tayo, sama ka sa akin sa Sunday. Ay friend, busy ako, maglalaba ako. Ah, okay, sige. Isang tanggi lang ayaw na. Asa ng desperasyon doon para ma-win yung kaibigan mo? Asa yung desperation doon para mabago ang buhay niya? Yung kaibigan mo, alam mo may karga. Alam mo may sakit na hindi may paliwanag. Ini-invite mo sa church. Tapos, yun attend na pag Sunday. Pagdating ng Sunday, ang tagal mo inaantay sa baba, hindi dumating. Alam, bahala siya, yain na siyang pilay. Ako na nga ang nag-invite sa kanya. Hindi ganon. Pag nag-invite ka, may kasamang desperation. Sabihin nyo nga, desperation. At may kasamang pananampalataya na pagagalingin siya ni Jesus. Kasama doon na kukulitin mo siya. Kasama na doon na pag hindi siya umaten ngayong Sunday, i-invite mo uli siya next Sunday. Pag uli umaten, i-invite mo uli the other Sunday. Pag hindi uli, kukulitin mo talaga hanggang makilala niya si Jesus. Hindi yung pag, ay bahala ka, ako pa. Ikaw nang pa-impyerno, ako nang palangit. Hindi ganun ang desperation. Kukulitin mo talaga maging, at ito, sino life group leader, taas ang kamay. Pag sinabing desperado kang life group leader, talagang ipagpe-pray mo yan. Iluluhod mo sa Lord. Pastor, nagluhod naman ako 2 minutes. Hindi ganun ang desperation. Kailangan talagang gusto mo may pagbabago na mangyari. Kaya kung wala mang pananampalataya yung inaalagaan mo, wala mang pananampalataya yung kaibigan mo, ikaw dapat ang may pananampalataya para sa mga kaibigan mo. Amen po ba? Tingnan mo nga kakatabi mo kung mukhang desperado yan o mukhang desperadong matulog. Kapatid, ito ha, number one pa lang tayo, chine-check ng Lord ang desperation mo ngayon para sa milagro. Ako personally, ayaw kong umalis ka sa lugar na ito na wala kang matatanggap na milagro. Pero dapat magkaroon ka ng desperation. Amen. Amen. Bumutas ng bubong kahit hindi nila bahay yung mga kaibigan niya. Baka walang pera sila, hindi nila naisip, sige butasin na natin. Ano yung pambabayad natin pagkatapos? Ay hindi ko alam, basta butasin natin. Naging desperado sila para doon sa kaibigan nila. Ito ang tanong ko sa inyo, ano yung bubong na kaya mong butasin para lamang magkaroon ng pagbabago sa pamilya mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo? Ano yung bubong na kailangan mong butasin? Baka kailangan mong butasin yung bubong ng pride mo na kaya hindi tayo lumago kasi may nagtatakip. Sobrang ma-pride. Wala naman po akong pride. Hindi ako nanidika sure. Ano yung bubong na dapat butasin? Impatience.
self-pity, ako na lang. Ano yung mga bubong na dapat mong butasin? Bubong ng katamaran? 1 year old ka pa, tinatamad ka na. Ilang taong ka na? Ilang taon na tayo? Ano yung desperation na dapat mong gawin? Ano yung bubong na dapat mong butasin? Tanungin mo ang katabi mo. Sabi mo, anong bubong ang dapat mong butasin? I will show you a second video of desperation ng mga taong nakapalibot sa isang tao. Second video, yung double click. This is what we say to the broken. This is what we say now to the weak. Lift your head and see the hope of Jesus, crowned in glory after suffering. Even in the storm, we've got confidence. Even in the water, we've got a song. We say, praise be to the God of the promise. He is faithful to redeem it all. There's glory, there is glory. After this, there's glory. There's glory. There is glory. After this, there is glory. Even in the storm, we've got confidence. Even in the wild, we've got a song. We say, praise be to the God of the promise. Say to the broken, this is what we say now to the weak. Lift your head and see the hope of Jesus, crowned in glory after suffering. Even in the storm, we've got confidence. Even nakapalibot sa tatay niya. Kita niyo yung mga, sabi ng doktor, isa o dalawang araw na lang mamamatay na dahil ng cancer. Pero dahil may mga taong nakapalibot na nanalangin, may mga taong nakapalibot na nanampalataya, may mga taong nakapalibot na nagpuri sa Panginoon na buhay yung kanilang ama. Ikaw, kayo, tayo bilang isang church, anong kaya natin gawin para maraming tao ang magkaroon ng milagro? Sabi ko, chinecheck na Lord ang desperation mo, ang pananampalataya mo ngayong umagang ito. At hopefully, fact check, quality check, check din natin ang pananampalataya natin. Number two, your own desperate faith. Factor din na ikaw mismo ay desperado at na may pananampalataya. Factor mismo yun. Meron din isang story sa Bible na isang babae na dinudugo for 12 years. Walang tigil ang dugo niya araw-araw. Naubos ng pera niya sa mga doktor, kaya siya'y naghirap, kaya siya'y iniwan ng kanyang asawa. At sa law ni Moses, na pinapractice ng mga Hudyo noon, kapag ikaw ay babaeng dinudugo, bawal kang makisama sa tao. Kasi ang tawag sa iyo ay madumi. Marumi ka. Bawal kang makahalubilo sa tao. Ako halimbawa, isa akong babaeng dinudugo, nakahawak ako kay Bilog. Madumi na rin si Bilog. Si Bilog ay tutubog sa dagat maghapon para kinabukasan malinis na siya sa harap ng Panginoon. Gayon ang batas ni Moses. Kaya ang mga tao nalayo sa babaeng yon. Ilang wala ng pera. Nagtatago yung babae doon sa may bundok, sa may ilog. Kasi wala na siyang tela. Lahat na ng tela niya ay may dugo na. Wala, yun ang pasador noon, may tela. At alam niyo po ba, di ba, palda ng babae noon,
Pag nagkaregla, dudugo yung harap. Iisod lamang ng ganun, dudugo, iisod. Lahat ng damit niya ay dinudugo na. 12 years siyang desperado. Panoorin tong video ito. Please, just a moment. Jesus Christ! Touched me. I asked the question. Who touched me? Master, the crowds are pressing in all around you like this, and you're asking who touched you? They all have. Someone touched me. Whoever touched me. Come forward. It was me. Just the fringe of your garment, only the edge. I promise. You're not unclean. Why my garment? I'm sorry. I know I shouldn't have asked. I was sick. I was sick for 12 years. I believed if I could just touch a piece of your garment. And I was right. Thank you. Who told you I could heal? A man from the pool. And he was right. My daughter. I'm no one's daughter anymore. Yes, you are. Anong meron sa bayang dinudugo for 12 years na kahit maraming tao na dapat hindi siya lumapit sa tao, na kahit si Jesus nun ay papunta sa isang bahay para pagalingin ng anak ng may-ari ng bahay, ibang pakay ni Jesus nun. Anong naging meron dun sa babaeng yun na dinudugo for 12 years? Desperation. Meron siyang desperate faith. If you would, kung makikita niyo yung analogy sa batas ni Moses, wala nang pag-asa siya. Bawal siya lumapit sa tao. At hindi siya, dahil siya ay may sakit na hindi pinaliwanag, itinakwil na siya ng mga hindi lamang ng kanyang bayan, tinakwil na siya ng kanilang magulang. Kaya nga sinabi ni Jesus, tinanong niya, kaninong anak ka? Kaya nga sinabi dun sa Luke 8:48. Tingnan natin yung mahalagang sinabi dun. Luke 8:48. Then he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go peace." Yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Ako po'y blessed na blessed sa buhay ni AL. Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ni AL. Sa mga hindi pa po nakakalam ng story ni AL, si AL po ay pinagaling ng Lord, pero since 3 years old, na-diagnose si AL, una po ay sa may problema sa kidney. So siya po ay suki ng mediatric, suki siya ng mga doktor. And for 15 years, dadaig mo AL yung babae sa Bible. 12 lamang yung babae sa AL, 15 years. For 15 years, iba-iba naging sakit niya. Malimit siya sa ICU. Nung 5 years old siya, bigla siya dinala sa ICU. At sinabi ng doktor, hindi na makakakita ang batang ito. Pero nakakita siya at kita niya may pogi sa harap. Sa sobrang problema niya, nakaroon siya ng problema sa protein supply sa kanyang katawan. Kaya laging kailangan may mamahaling gamot. At halos din doon naubos ang pera. At sumunod-sunod pa yung sakit. Nagkaroon din ng problema sa pancreas. Nagkaroon din siya ng problema sa sugar level niya. Nagkaroon din siya ng isang part na matigas dito sa right leg. Na anumang aparato ng ospital, hindi makita kung bakit may matigas. At kung saan pa siya nagkakaroon ng problema. Suki na nga siya sa mediatrics at sumusuko ng mga doktor sa kanya.
At dumating sila sa point, kinakwento natin, Leia, na talagang gustong-gusto na nilang sumuko. You know what I mean. Gustong-gusto nilang sumuko. Nakapanood ako ng video ni Eyal na naiyak sa ospital at nagsusuka. Na talagang naiyak. Na may desperation. Pero sabi ko nga, itong season ng milagro sa buhay ng bawat isa. Itong panahon ng milagro sa buhay. Hindi lang sa buhay ni Eyal, kundi sa buhay ng bawat isa. Nagkaroon po tayo ng krusada sa Batangas. Unang gabi. Tinawag ni Bishop. Sino nakakita ng multo, nakakita ng ganito? Okay. Pero nung huling tinawag ni Bishop, okay, in general, lahat ng gustong makatamo ng kagalingan, pumunta sa unahan. Iniready ko na si Eyal. Eyal, feeling ko magpapatawag si Bishop ng in general na lahat na. Pumunta ka na sa unahan. Nung nagsabi ni Bishop niyon, si Eyal ang pinakaunan sa harap ng stage. At siya ang pinakaunang pinatungan ng kamay ni Bishop. That is the first night ng Inner Healing and Deliverance Crusade. That was Wednesday. Nung Sabado, nagpa-check up si Eyal. And for the first time in 15 years, nag-normal halos lahat ng kanyang parameters sa katawan. First time in 15 years. Sa ika-anim na gabi, doon siya totally na-deliver, nagkaroon siya ng walong karga. Meron pala siyang walong karga na namat, mga kakilala, kamag-anak ng Ate Leia, na yung palang namatay isa cancer, breast cancer, namatay. Maraming bata na may kidney failure ang karga niya, maraming may problema, maraming binaril dito siguro kaya may problema sa pancreas. At dahil doon totally nakalaya si Eyal, and we believe dahil ng desperate faith niya at desperate faith nung taong nakapalibot sa kanya, which is ang Ate Leia. Palakpakan naman natin ng Lord sa buhay ng kanyang ina. Si Eyal ngayon ay tumanggap na ng kumpletong kagalingan. Dati po, rasyon ang kinakain, olive oil ang panluto, gulay lang, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Ngayon, ililibre po ako mamaya ng mga yan sa Jollibee. Kasama si Uwa, dahil si Uwa nag-win kay Eyal. Yan. Sa Jollibee tayo mamaya, biro lamang po. Meron ba tayong desperadong pananampalataya para sa ating buhay? O, hindi lang naibigay agad ng Diyos sa unang taon ay nasuko na tayong patuloy manalangin. Hindi lang nabago agad ang sitwasyon, sumuko na tayong manampalataya. Gusto ng Diyos hanggang ngayon, kahit wala pa, desperado tayo na makatanggap ng milagro. Yun ang gustong gusto ng Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo, huwag niyo nang antayin yung 12 taon ng dinudugong babae. Huwag nyo nang antayin na dumating kayo sa point ng 15 taon gaya ni Eyal, hanggang ngayon na wala ka, maging desperado ka na na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Hanggang ngayon, simulan mo na maging desperado na mabayaran ang utang mo, maging desperado na makapagpatayo ng bahay, maging desperado na ma-win mo ang buong pamilya mo, madala mo sa simbahan, maging desperado na ma-win mo ang mga kaklase mo, maging desperado na maayos ang sirang relasyon, maging desperado sa mga bagay na imposible, maging desperado sa milagro. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon pa lang. Meron ka na bang desperadong pananampalataya? Tinatawag kong buong banda ngayong oras na ito. Whole band, please. Banal mo tahanan. Kiyop di. Ang una ay desperate faith ng mga taong nakapalibot. Pangalawa ay ang iyong sariling desperate faith. Pero para sa akin, ang pinakamahalagang faith ay ito, the desperate faith of Jesus Christ. Kung ang ating Hesukristo ay hindi naniniwala at hindi willing, walang silbi lahat. May pagkakataong si Jesus Christ ay umuwi sa kanyang bayan sa Nazareth.
At tunay naman na sa sariling bayan, walang naniniwala sa atin. Si Jesus, ang mga tao sa sariling bayan ay hindi naniniwala sa Kanya. Kaya tingnan nyo itong verse na ito. Mark 6, 5-6. Sabi dito, He could not do any miracles there. Walang nangyayari pa na ng milagro doon, kahit si Jesus na yun ha, except lay His hands on a few sick people and heal them. And He was amazed at their lack of faith. Tagalog, basahin natin. Hindi siya makagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling na mangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Yung mga tao hindi naniniwala. Walang faith. Kaya hindi makagawa si Jesus ng maraming himala except maliban sa ilang tao na pinatungan ng kamay at gumaling. Ilang beses na po ako na yung tao hindi ko kakilala, sinabi ko lang na kapatid, feeling ko masakit, sasabi sa akin ng banal na espiritu, masakit yung likod mo, pwede ba ipag-pray kita? Tricycle driver, pinag-pray ko, biglang umayos. Meron na po ako na ipag-pray, hindi pantay ang paha, hindi siya naniniwala, pinag-pray ko lang, biglang pumantay ang paha. Kahit hindi naniniwala yung tao, may milagro pa rin mangyayari. Kaiba ano, yung tao hindi naniniwala, walang desperate faith yung tao, pero may milagro pa rin mangyayari sa kanya. Next picture po, may papakita po isang picture. Ito po yung picture ng isa kong na-meet na kaibigan. Siya po ay nagbebenta ng mga t-shirt, nagtatatak ng t-shirt sa Manila. Umorder, pumunta po kami ni Jello noong Wednesday, nakausap po namin, nakakwentuhan, at syempre, dahil mahal ko si Jesus, tinay kong opportunity na i-share ang mabuting balita sa kanya. Shinare ko si Jesus, shinare ko na, oo nga, ganito, maraming hindi naniniwala kay Jesus, mga tao ngayon, free thinker, ganun-ganyan, pero alam nyo, ganito-ganyan. Tapos, nung paalis na kami, daladala namin yung binili namin damit, sabi ko kay Dan, Dan ang pangalan niya, pre, bro, pwede bang ipag-pray kita? Siya, ah, sige. Tumayo siya. Nag-pray ako ng blessing sa kanya. Lord, blessing in Jesus' name. Simple prayer of blessing. Tapos humaba ang dila. Hindi humaba ang dila. Tapos pagkatapos po nun, ay dumalis na kami. Tapos nagda-drive ako, tumigil lang kami ni Jello kasi, may kailangan kong mag-text. Mahirap po mag-drive at mag-text sa Maynila. Dami manghuhuli sa'yo. Habang minagano ako sa cellphone, tumawag si Dan. After 10 minutes, tumawag si Dan, naiyak. Sabi niya, bro, alam mo ba, hindi ko akalain, hindi ko inaasahan. Na bro, after mo akong ipag-pray, meron akong project na inaantay for many years. Meron akong project na inaantay na ilang taon na. Pagka-pray mo sa akin, biglang tumawag sa akin yung kliyente ko at sinabing, ituloy ko na, ituloy mo na yan, ginogo ko na yung project sa iyo. At siya inaayak nung sinabi niya, oo nga, tunay ang Diyos, may himala sa Diyos. Grabe ang Lord, Ako'y naniniwala na si Jesus ay desperate na magkaroon ng milagro sa buhay ni Dan. At ako'y naniniwala na si Jesus din ay desperate na magkaroon pa ng mga milagro sa buhay mo. Hindi lang desperate, siya'y sobrang willing. Ang ating Diyos sa sobrang willing ay nagkatawang tao para magbigay ng milagro sa buhay mo. Ginaya niya tayo, inintindi niya tayo. Namatay siya sa krus. Sobrang desperate niya na magpakita ng himala pagbabago sa buhay mo. At sa sobrang willing ni Jesus Christ na baguhin ka, palayain ka, na buhay siya muli at bumalik sa langit para sa'yo. Thank you.
Jesus Christ is so desperate to shower you with miracles. And I believe, kapag kompleto yung tatlong perfect ingredient, desperate faith ng mga taong nakapalibot sa'yo, desperate faith mo, at desperate faith ni Jesus Christ para sa'yo, grabe! Mamaya pa lang, may mate-expect ka na, may matatanggap ka ng milagro sa buhay mo. How much more if you're so desperate? Mga kapatid, remember, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka lang tagapaglingkod, hindi ka lang kaibigan. Ikaw ay anak ng Diyos. Binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. And I believe in this. He heals because He loves. Nagpapagaling siya kasi siya ay nagmamahal. Nagbibigay siya ng milagro kasi siya ay nagmamahal. Ano ba maging desperate? Hindi yung arag ka na, hindi yung nag-aalala ka pero naniniwala ka, hindi. Pagiging desperate, kahit feeling mo nag-aalala ka, alisin mo yung pag-aalala. Kahit feeling mo wala pa, alisin mo yung pagdududa. Ang pagiging desperate yung talagang naniniwala ka at kay Jesus lang. Atin, may magandang mangyayari sa buhay. And I believe this is the season of miracles in your life. In our lives, in this church. Because I believe this church is desperate for each other. This church is desperate na mapuno ito. Na mapuno ang mga taong nasamba sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. And I believe desperate si Jesus din para sa'yo.